Ano kaya yung number 5? What's up there guys, welcome back to my channel. My name is Excel and today I'm gonna talk about paano ba magkaroon ng 100 subscribers every day. And of course, happy 3,000 subscribers to our channel. Ayan, so nagbabalik na naman po ako. As you all know, my name is Axel. Ayan, medyo matato ng konti lang po. And so paano nga ba magkaroon ng 100 subscribers? So I think, syempre unang-una, no? Mag-sign up muna tayo sa YouTube para magkaroon tayo ng channel. Syempre, first tip, upload as many videos as you can. Ayan. Syempre, upload tayo ng madaming video. Hindi pa po tayo kilala, kaya kailangan mag-upload tayo na mag-upload na mag-upload na madaming video. Hindi naman po, porket pagka-upload natin, madami na agad views, madami na agad manunood. Hindi po ganun. So, kailangan mag-upload tayo ng madaming video para makahatak ng attention ng mga manunood. At kada view kasi, pwede nating pwede tayong magkaroon ng subscribers pag na gusto nila yung mga ina-upload natin na mga videos. Para bang ano, the more you upload, the more chance of winning or the more chance of having a subscriber. Ayan, so unang-una talaga, number one para sa akin, upload as many videos as you can. Kasi nung nagsimula ako, as in, itinutak ko sa utak ko na kailangan ko mag-upload everyday at least one video a day. Or kung wala masyadong time, one video every other day. Ayan po. Ayan, so kita-kita nyo naman, napakaganda ng ilaw, no? Natural light, as always. Favorite spot ko na to na para mag-vlog. Yan. Siyempre, number two para sa akin is after ng upload mo, kailangan mong i-share yung mga videos na in-upload mo. So, i-share mo siya sa lahat ng social media na meron ka. Like Facebook, Instagram, ano pa ba? Siyempre, YouTube, no? Pwede rin ata sa Twitter. Basta lahat ng social media platform na pwede mo siyang i-share. Share lang ng share. Tapos yung link, i-share mo din sa mga friends. Siyempre, para ma-refer din nila sa mga kaibigan nila. Ayan, madami pong dumadaan, kaya medyo pahintuin to. Saan tayo? Number 2 na, no? So, number 2 is, share your content. Siyempre, share your videos. Number 3 siguro, para sa akin, no? Make a good title. Yung catchy na title, yung alam mo na pag binasa ng nakakapanood sa'yo, mapapaklik sila. Na, ay, makikurious sila. Ano kaya itong ano? Parang mapapak... Talaga? Alam mo yung gano'n yung may impact. Gawa ka ng title na may impact. Ayan, and sabi nga nila, searchable titles like paano, how to, mga ganun na title. Kung mga tutorial yung gagawin mo na videos, right? Sabi nga nila, dapat alam mo daw yung SEO. SEO, ano ba yung SEO? Search Engine Optimization. Ayan, Search Engine Optimization. Yung tinatawag na SEO. Siguro magbigay ako ng or magawa ako ng another content about dun sa SEO na sinasabi nila. Kung paano magiging
mapapapunta sa trending, paano magna number one sa searchable, ganyan. Nandun yung ano. So, kailangan yung title ng video mo is talagang okay. And syempre, yung thumbnail. So, yung number three is make a good title ng video, title of the video, at saka gawa ka ng magandang thumbnail. Kasi syempre, pag nakita nila yung thumbnail na maganda, at saka, alam mo yun, meron kasing talagang thumbnail na ano yung mapapaklik ka talaga. Goddamn right. So, yun yung number three. Make a good title of your video and a good thumbnail. Alright? I think number 4 na tayo. Number 4, para sa akin, make a good and quality content. Ayan, so bago po ang lahat, disclaimer lang. Lahat po ng sinasabi ko is based on my experience. Ayan, so sana may matutunan kayo dito sa video na ginagawa natin. And of course, yan, number 4, make a good quality content. Ano ba yung good quality content na sinasabi natin? Kasi merong ibang YouTuber o vlogger, maganda yung phone or maganda yung camera, merong mic, merong magandang lights, ayan. Pero yung content naman nila, hindi siya, ano, alam mo yun, hindi siya nakakatulong or pwedeng hindi entertaining. Ganon. So, guys, make a good quality content. Yung may matututunan yung mga tao. Number one, may matututunan. Number two, dapat informative. Number three, dapat talaga kung ano yung usualing sinesearch ng mga tao na content. Kasi nga, YouTube platform is the second largest search engine sa ano, buong net. Number one is Google. So, Google talaga nagsasearch. And then, syempre, yung mga how-to, YouTube na lalabas. Ayan, so number 2 siya. Ayan, so quality content. Kung maganda nga ang gamit mo, pero hindi naman quality yung ginagawa mong content, no? Sayang naman. Ayan. So, ayun, number 4. I think number 5. Ano kaya yung number 5? Nag-isip eh. Ayan, so number 5 na para maparami yung subscribers mo, kailangan every video, as in every video, magsasabi ka na please subscribe on my channel. Or kung paano mo siya sasabihin. In my case, if you're not yet a member of our channel, do like, share, and subscribe. Pwede mong ulit-ulitin yan. Like, share, and subscribe. And of course, leave a comment down below. Yung mga ganyan, yung mga hukman na tinatawag, pwede kang mag-sabi ng like, share, and subscribe sa unahan ng video, pwede sa mid, pwede sa end. Kung saan mo feel na maglagay na or magsabi ng subscribe naman kayo sa video ko. Please like and share my video. Ayan, kailangan marunong tayong mag-please or marunong tayong magsabi na baka naman pwedeng subscribe kayo sa video ko bago matapos ang video na to. Ayan. So, dapat lagi nating pinapaalalahanan yung mga viewers natin na mag-subscribe. Kasi, minsan nakakalimutan nila. Manonood lang sila, pero nakakalimutan nila mag-subscribe. Ayan, so, dapat lagi natin silang i-remind na i-subscribe yung video natin. Ayan, no? So guys, kaya nga pala ako naggawa nitong video na to, paano magkaroon ng 100 subscribers everyday. Is that, dahil based on my experience, bago po ako ma-monetize, that was August 3. August 3, imagine ang subscriber ko is 1,295. Bigla ako may nag-viral na video by August 4 or 5. Ayan, so
nung nag-viral yung video na yon, as in, umano na siya, umangat na yung video na yon. Yan. As in, nung umangat na yung video na yon, yung, the more views I have, the more subscriber din. So, bilangin natin kung starting August 3, ano ngayon? August 15. August 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 is like, from August 3 to up to today is 12 days, di ba? Ang subscriber ko po ng August 3 ay 1,295, as I remember. And at this moment, kaka 3,000 subscribers ko lang, no? Pero siguro habang pinapanood mo tong video na to, nasa 3,100 something subscriber na ako. Ayan, so, kung bibilangin mo, 100 plus every day yung nadagdag sa akin. Kasi kung within that 12 days, kung 100 subscriber lang yung nadagdag sa akin, so 1,295 plus 1,2, so that means 2,495 lang dapat. Pero ang subscribers ko po ngayon ay 3,000 na. So, it means 100 plus every day yung nadadagdag. So, ayun nga po, sana po may natutunan kayo sa video na ito. And, once again, if you're not yet a member of my channel, do like, share, and subscribe! See you again on the next content. Mga kakamon, thank you so much. Once again, gracias, CAMOWN!